system ay sistema para mapalago ang church. Ang G12 system ay hindi sistema para lamang magpalago ng church. Ito ay sistema para mag-ayos ng buhay. Okay, kaya tayo merong mga cell grouping. Ay, ito na. Kaya tayo may mga cell grouping sa G12 na ini-implement. Kaya tayo merong mga ganitong bagay na ginagawa. Gusto natin makapag-ayos ng buhay. That's why we are setting standards. Kasi gusto natin mag-ayos ng buhay. Paano? Alam nyo noong araw, na, nung ako nagpagupit, nung nagpagupit ako, nalaman ko yung akin palang barbero, dating Yemilip, sa Paranaque. Hindi ko parang sa Paranaque ang ano yan, main office. Manila ba? O, sa Paranaque daw, Yemilip siya nung araw. Nung araw, hindi masyadong ini-implement as a born-again Christian na mag-devotion. No. Parang ang pag-devotion ay optional. No. Optional. Ang pag-devotion. Pero sa ating ginagawa, sa G12 system, itinuturo natin that this is not optional. This is a necessity. Kailangan natin ito gawin. Itong pagdi-devotion. Dahil ito ay parte ng pagiging Kristiyano. Okay? Ang G12 system, hindi ito pagpapalago lamang ng church. Ito yung pag-aayos talaga ng buhay. Kaya dapat, as leaders, kailangan ayusin natin ang ating mga buhay. First requirement for leadership, mag-aayos talaga tayo ng buhay. Bakit? Sa cell grouping, ang sabi nga, discipleship is bringing life back into order. That is the simple definition ng discipleship. Kaya mo dinidisciple ang isang tao, you are bringing that life into order, inaayos. Mula sa kingdom of darkness to kingdom of light. At hindi lamang yun. Kanina, meron akong kausap. Ngayon, yung kausap ko, may problema siya. Ngayon, yung anak niya medyo nagpaloko-loko ng buhay, ganyan-ganyan. Christian na yung dati, backslider. Tapos napabisyo, ganon. Eh ngayon, nung nagkandahirap-hirap na yung buhay, nung nakulong na, ba't pagkalabas sa kulungan, ang sabi ay ganito. Gusto ko pumasok sa Bible school. Sabi ko para ma-equip ako, para maglilingkod ako kay Lord. Baka nababasa ka ba diyan? Baka may nababasa diyan dito kayo lumipat. Ha? Sabi, para ma-equip ako kay Lord, para maglilingkod ako kay Lord. Sabi ko, yaan yung traditional mindset. Na parang ang iniisip noon, kailangan ko mag-aral sa Bible school, tapos pag meron na akong mga alam, ayan, pwede na akong magamit ng Lord. Sabi ko, no. Information alone will not lead you into successful leadership. Kapag ikaw informed lang, pag ikaw natuto lang, hindi yan ang paraan para ikaw maging effective leader. Information is not enough. It requires transformation. Kung tayo informed lamang pero hindi tayo transformed as a person, we will not be an effective leader. Sabi ko sa kausap ko kanina, hindi ko inaalis sa equation na okay mag-Bible school. Okay naman yan. Pero this is not the time. Ang kailangan mo gawin, magpa-disciple ka. Matuto ka dun sa isang tao. Sabi ko, padala nyo kay pastor yan. Hayaan mong maging alalay ni pastor. Hayaan mong maging
Utusan ni pastor kung anong gagawin. Hayaan mong isama ni pastor kapag meron siyang cell group, makinig-kinig siya ron. Pag may ipapagawa si pastor, gawin mo to. Kung kinakailangan maging tagalinis siya, maglinis-linis ka dyan sa church, ini-schedule kang tagalinis ng church, tagaligpit ng church. O i-assign ka as opening prayer, closing prayer. Hayaan mo na ang mangyari, you become a person na isang tao na inaasahan ni pastor. You become a person na natututo kay pastor. That is discipleship. Sabi kaninang umaga ni Christian, sinasama-sama raw sila ni Web ngayon, tinetrain, sinasama sila sa pagse-cell group, sa pag-open cell, pinag-e-exhort. Yun yung eksaktong sinasabi ko sa kausap ko kanina. That is discipleship. Ngayon, kapag yan natututo na sumunod, kasi pag yan natututo na sumunod, ang unang matututunan niyan, humility. Ang minsan mahirap pa, pag informed agad, hindi natuto ng humility, ang taas ng ere. Bakit? Ang daming alam. Kapag ang isang tao, ang nangyari lang, dumami alam, pero hindi na bago puso, ang hirap niyan maging leader. Kaya sa discipleship, ang una nating ginagawa dyan is we learn from a person. Dun sa nagdi-disciple sa atin. Amen? At yun nga, dini-disciple, tinuturuan to bring the life back into order. The tamang order of a Christian life. Halimbawa, ganito yan. Kapag ang isang tao kasi walang pinaka-coach dyan, yung development niyan sa kanyang buhay, hindi ganun magiging to the fullest. Si Pacquiao, magaling na boxer yan. Una pa, noon pa. 16 years old pa lang si Manny Pacquiao, nakita ko na yan mag-boxing. Sabi ko, magaling to ha. Magaling siya. Medyo ahead, matanda lang sa akin yan ng kaunti, si Manny Pacquiao. Naalala ko yan, diba Eileen, ano, sa Blow by Blow. Kilala na namin si Manny Pacquiao. Pero who would know na si Manny Pacquiao pala ay ganun kalayo ang mararating? Noong panahon na yun, ang sikat na sikat si Luisito Espinosa, hindi siya. Pero parang nabaliwala yung ano eh, yung kasikatan ni Espinosa sa narating ni Pacquiao. Kailan yun nangyari? Nung una, napagtatalo pa yan si Pacquiao eh. Nung mga hindi kagaling na namang boxer, natatalo pa siya. Bakit ganun ang nangyari? Dahil walang isang Freddie Roach sa buhay niya. Pero nung dumating si Freddie Roach sa buhay niya, yun, naging complete boxer na talaga siya. Nung merong nag-coach sa kanya. The same thing sa ating leadership life, the same thing with our Christian life. Tayo bilang mga tao, minsan kailangan natin nung magpupush talaga sa atin. Sinong gustong lumago sa kanyang Christian life? Taas ang hangin. Sinong gustong lumago sa buhay niya bilang, para, bilang maging leader? Sinong gusto? Hindi mo yan kaya gawin mag-isa. Hindi mo yan kaya gawin mag-isa. Hindi ko rin to kaya gawin mag-isa. Hindi ko to kaya gawin mag-isa. Ako? Maging effective leader ako sa sarili ko lang? Hindi ko to kaya gawin mag-isa. Naghahanap ako ng taong papanagutan ko. Naghanap ako ng leader ko na magiging answerable ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Halimbawa, sino rito tinuruan mag-devotion? Taas ang kamay. Tinuturuan na tayo nag-devotion. Sino chine-chikan yung devotion? Yung nakaranas chine-chikan yung devotion niya. Eto ha, chine-check ka na nga. Tinuruan ka na nga. Nagawa mo pa rin ba consistently? Hindi. Lahat tayo, di ba? Di lalo na kung walang nag-check. Di lalo na kung walang nagturo sa'yo. Di lalo na kung walang nagpupush sa'yo gawin yan. Tama? Alam niyo ba kung bakit meron tayong teachers at meron tayong grades? Para maipush tayo na mag-develop. Kaya merong nagsasabi sa atin na ganyan. Kasi kapag iaasa lang natin yan sa sarili lang natin, commonly, tayong mga tao, ilan lang talaga yung merong sariling pursige. Kailangan natin ng isang tao na magbo-coach sa atin. Alam niyo, nung nagbo-boxing ako, pwede ka mag-practice, mag-boxing kami ganyan. Isuntok ka lang suntok sa punching bag. Ang isang dinidevelop kasi sa'yo, kaya ka pinapasuntok sa punching bag, pinatitigas yung butong mo dito sa
Yeah, alam niya ng mga nagmamano sa akin minsan. Kina na nakaranas mga kotong ako rito. No. Yung pagmano mo ganun, pong yung masakit. No. Isa sa dinidevelop sa'yo, kaya ka pinapasuntok ng pinapasuntok sa punching bag. Tegas yun, sakit yun. Kaya may balot eh. Dinidevelop na maging matigas to. Kasi, sa 12 rounds, kung magbo-boxing ka talaga ng professional boxing, alam niyo ba, nasa suntukan lang yun ha, mukha, tao sinusuntok, pero nababasag yan, yung kamay na yan. Kaya dapat ma-develop to, tumigas to. Kaya pinapasuntok na pinapasuntok. Ngayon, ito ang tendency mo. Pagpagod ka na, anong gagawin mo? Anong gagawin mo pagpagod ka na? Anong gagawin mo pagpagod ka na? Titigil. Yan. Alam mo ba, na mag-uumpisa kang mag-develop. Ito ha, meron akong kabarkada na PT. Yung barkada kong merong gym. Sabi niya, para mag-umpisa na ikaw ay matunawan ng taba. Yan naman yung katabi mo, kung nakakailangan yan. Para mag-umpisa na ikaw ay matunawan ng taba. Ganito ang gagawin mo, may computation yan. Pulsuhan mo sarili mo. Bilangin mo. Yung pulso mo, kailangan yan, yung pulse rate mo, mag-increase yata ng 70%. Kapag yung pulse rate mo, nag-increase na ng 70% sa ginagawa mo, tsaka ka palang mag-uumpisa na magtunaw ng taba. Pero yung napagod ka lang, pero hindi pa enough yung pulse rate mong ganon, parang wala lang yan, yung mga tubig-tubig mo lang ang matutunaw sa katawan mo. Eh ngayon, minsan, hindi pa nag-i-increase yung pulse rate mo, ano na, yung hindi ka pa talaga hingal na hingal, pagod ka na, ano na gagawin mo? Titigil ka na. Kaya minsan, yung sumba ng sumba, nakita niyo yung mga nagsusumba na nagsusumba? Anong itsura pa rin nila? Kasi yan, minsan once a week. For it to be effective, alam niyo, sabi nung aking kabarkada, you have to do it 3 times a week at least. 3 times a week. Ganoon daw yun. Kailangan kasi mahalaga yung word na consistency. Kaya mahalaga na merong nag-coach sa'yo. Kaya kayo, kung gusto nyo talaga natin maging effective leader, magpa-coach tayo. Magpa-under tayo sa isang tao na titingin sa atin, nagagabay sa atin, na mag-e-encourage sa atin. Yung sinasabi ko sa inyo, in this church, our goal ngayon is to have 312 leaders. G12 na lalaki, G12 na babae, 144 na lalaki, 144 na babae. Yung leaders na yan, yung kaya nilang mag-handle ng tao, yung kaya rin nilang mag-coach ng tao, yung kaya nilang mag-disciple ng tao, yung kayang maging cell leader. Amen? So yan yung mga kailangan natin mangyari. Pero para yan mangyari, ang unang dapat mag-ayos ng buhay bago ka makapag-ayos ng buhay ng iba ay ikaw. Kaya nga sabi ko, humano tayo ng taong. Eh syempre, bago tayo maging instrumento ng pag-aayos, tayo dapat inayos din. Now, hindi ko sinasabing perfecto na. Pero yung kahit paano naman, worthy naman sundan. Ito, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, yung cell group kasi, parang talyer yan ng buhay. Parang workshop yan ng buhay. Diyan sa cell group, diyan ka inaayos. Kaya nga, discipleship is bringing life back into order. Dati naman, hindi ka nagdi-devotion. Dati hindi naman mahalaga sa'yo magsalita, mag-aral ng salita ng Diyos. Dati hindi naman mahalaga sa'yo ang consistent prayer. Dati hindi naman mahalaga sa'yo ang tithing. Baliwala sa'yo yan. Saan mo matututunan yan? Kapag merong nag-disciple sa'yo. Hindi lamang yung mga bagay na yun. Alam niyo, an effective leader, an effective cell leader, yung talagang pag dinidisciple ka, pang kalahatan, hindi pang word of God, spiritual life, family life, professional life, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pagninegosyo. Ikaw ay isang tao na personally, I have made an impression, masabi ko na lamang, dun sa mga nauna kong disciple. Kaya,
sa pag ikaw talaga ganito, nagkaroon ka ng pagrespeto, nagkaroon ka ng pagtingin dun sa iyong leader na somebody naglo-look over you, lalapit ka dyan for advice kasi naniniwala ka sa kanyang mga iniisip na alam niya mabuti para sa'yo. Nung nag-isip ng magbumili ng bahay si Webb, tinext niya pa ako na, Pastor, pwede po ba akong merong isang guni sa'yo? Yung pag-iisip niya, kakayanin ko ba to o hindi? Lumapit sa akin for advice para malaman kung kaya niya o hindi. Bakit? Naniniwala siya sa akin na meron akong kayang maibigay na punto sa kanya para siya makapag-desisyon ng mas magbuti o mas maganda. O siya, ilaw. Si Eric at saka si Jane, nung magtatayo ng negosyo, nung nag-iisip magtayo ng negosyo, pumunta, humingi ng advice kung anong gagawin. Yung isang bata na parang nakakaranas magbagsak, yung kinukwento ko sa inyo, yung bagsak-bagsak siya ng college. Tapos gusto niya lang mag-shift, pero gustong-gusto niya yung course. Pumunta, nagtanong, kasi he was seeking for advice. Alam niyo ba? Ito ba paghihingi ng advice basta-basta kalalapit mong kanina? Hindi. Pinipili mo ba ang hihingan mo talaga ng advice na palagay mong papakinggan mo? Yes. And leaders should have that identity. Na kaya rin nila maging honest sa'yo. Kaya nila maging tapat sa'yo. Kasi yun nga, nakita nila, you are trying na to put your life in order. At pag nakita nila na yung buhay mo, you are putting it in order, they will have this confidence in you na maniwala. Hindi basta-basta maniniwala ang mga tao. Hindi basta-basta magpapa-disciple ang mga tao. Hindi ka basta-basta irerespeto ng mga tao. Hindi ibig sabihin na appoint ka as G12 leader. May titulo ka na. May position ka na. Susundin ka na agad. Hindi. Hindi porkit in-appoint ka na G12 leader, susunod na sa'yo mga cell member mo agad. Hindi. Hindi po ganyan ang leadership. Yan ang dilema ng napakaraming pastor, ng napakaraming leaders, na akala kapag nakuha yung posisyon, kapag nakuha yung titulo, o pastor, o leader, akala ang mga tao susunod na agad. Hindi. Malaking trabaho po yan. Okay? Pinagpapala ng Diyos ang isang buhay na maayos. Amen? Asa yung ban? Ayun, yung motor. Ah, sige, mamaya na lang. Pinagpapala ng Diyos ang isang buhay na maayos. Gusto kong pakita sa inyo ito. The day you set your life in order, you qualify yourself for growth. The day you set your life in order, you qualify yourself for growth. Kapag ikaw, inayos mo yung buhay mo, in everything, ha, as a Christian, you are qualifying yourself for growth. Your daily routines are very important. Yung araw-araw mong ginagawa, it is very important. The things that you consistently do every day will play a major role in your leadership or in your future. Yung consistent na araw-araw mo ginagawa. Okay, may tatanong ako sa inyo. For this past 3 months, meron ka bang binago sa routine ng buhay mo araw-araw? Yung araw-araw mo ginagawa, meron ba nag-iba? Kung walang nag-iba, huwag kang umasa na may magbabago sa mga susunod na araw. Sa cell group, sa leadership mo, kung wala kang ginagawa na pagbabago sa mga buhay mo, do not expect. Kasi wala kang aasahang magbabago kung wala kang binabago. Hindi yung pagbabagong isang araw, hindi yung pagbabagong dalawang araw, yung araw-araw. Halimbawa, ganito lang yan.
Tingnan mo katawan mo ngayon. Kung wala kang babaguhin sa kain mo, hindi, wala akong pinapatungkulan dito. Baka sabihin nyo na may personal ako eh. Mas madali kasing example yan. Pag wala kang ginawa sa araw-araw na dosage na kain mo, pag wala kang ginawa sa araw-araw na exercise mo o galaw ng katawan mo, huwag ka umasa, may magbabago sa itsura ng katawan mo. O halimbawa, sabihin mo man na parang ganito yun. O sige, magdadiet ako. Hindi ako kakain maghapon. Walang epekto yun. Kung ginawa mo lang yun ng isang beses, walang epekto yan. The same thing. In our financial life, sa pera, sa buhay natin, sa pamumera, pag wala tayong babaguhing style sa paraan ng paghawak natin ng pera at pagkita natin ng pera, wala rin magbabago sa financial life natin. Wala rin magbabago dyan. This is discipleship, ha? Itong ginagawa ko na ito sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, we are raising up 312 leaders. At syempre, anong tawag sa ganun? Yung ikaw yung pambato doon, parang ikaw yung pwedeng maging yun. Anong tawag sa ganun? Candidate. Walang ibang candidate for the 312 leaders kundi kayo yun. At ako naman, ang trabaho ko bilang pastor is to help you develop to be that kind of leader. Hindi naman kasi yan nangyayari sa buhay ng yung tao na sumulpot. Ano, tuturukan ko kayo ng gamot, biglang laging gano'n na lang. Kailangan natin ng ganito, patuloy na pag-aaral, patuloy na turuan, patuloy na pagbabantayan, no? Chechikin, aalalayan, sasamahan. That is discipleship. Kaya ko sinasabi to sa inyo, hindi para sa'yo, tinitira ni Pastor, hindi. Alam ko na ito makakatulong para sa bawat isa. If we are not changing anything with the way we manage our finances, kung paano tayo gumagastos, kung paano tayo kumikita, kung paano tayo nag-iipon, walang magbabago sa ating finances. Wala. Sa katawan natin, kung hindi tayo magbabago ng pagkain, ng pag-exercise, ng pagkilos, hindi magbabago ang katawan natin. In our leadership, in our spiritual life, kung walang nagbago sa prayer life mo, sa devotional life mo, sa pag-handle mo ng cell group mo, sa pag-attend mo, kung walang nagbago dyan, do not expect na may magbabago sa iyong spiritual atmosphere sa iyong buhay. Ganun pa rin yan. Ganun pa rin yan. Pero the day we set our life in order, the day we change our ways, we qualify. Qualify pa lang, ha? Nagkakaroon tayo ng chance for growth. Kasi ganito yan. Not everybody who sings is a singer. Hindi porke kumanta, singer na. Depende sa quality yan. No. Si Joseph na, kumakanta eh. Sinisi pa yung video kin namin, sira daw. Parang ngongo daw yung tunog. No. Hindi lahat na kumakanta, singer. Okay? Ito bang church natin? Christian church? Christian church? O hindi lahat na pumapasok sa Christian church? Christian. Kung paano ko sinabing, hindi lahat na kumakanta, singer, depende sa quality yun. Hindi rin lahat na pumapasok sa Christian church, Christian agad. Depende yan sa ginagawa, depende yan sa quality na. Minsan ang meron lang tayo, religion. No. Pag sinabi natin religion, yung parang practice, kung anumang ginagawa. Di ba? O yung iba nga nagpa-practice ng religion, sabi nila, binubuhat daw nila si Lord. No. Tuwing ano, tuwing kailan ba yun? April. Tuwing April. O January. January sa Quiapo. No. Binubuhat daw nila si Lord. Religion. Palagi mo ba kailangan mabuhatin si Lord o si Lord talaga bumubuhat sa atin? Yung iba, iniilawan si Lord. Sino ba talagang nabubuhat sa kadiliman? Si Lord o tayo? Eh? Yung iba, pinapabanguhan si Lord. Sino ba talaga mabaho? Amen? Practice lang yan eh. O, na parang pag nagawa na, nabuhat-buhat na yan si Lord, ganyan.
pag na nailawan si Lord, parang feeling good na, na okay na yung kanyang buhay na pananampalataya. Tapos, balik na ulit sa normal na buhay. Chismis na ulit, droga na ulit, bisyo na ulit. Suntukan na ulit silang mag-asawa. Diba? Religion. But discipleship is bringing life back into order. Amen? Dapat kapag tumatagal tayo bilang Kristiyano, nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Amen? Requirement yan. Pag tayo nag-born again, requirement, nagbabago ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, nagbabago ang buhay. Kung dati kang palamura, aalisin mo na yan unti-unti. Kung dati kang chismosa, aalisin mo na yan unti-unti. Kung nangungupit ka, huwag mo na unti-unti, aalisin mo na agad. Amen. This is the time, the right time, perfect time to put our life in order. Amen? Kapag ang pastor, pangiti-ngiti lang, pa-preach-preach lang ako lagi, kung wala akong gagawin, walang magbabago sa church natin. Kung ako mismo, hindi ako magbabago ng style, ng araw-araw ko, ng pag-aaral ko, ng pagbabasa ko, ng dedication ko. Ngayon ko lang naranasan magkaroon ng home cell araw-araw. Minsan twice a day pa. Ngayon lang. Kailangan ko yung gawin. Bakit? Gusto ko mag-iba yung nangyayari sa church natin . Amen? Alam mo, ang magiging sukatan ng mga taong pinapasunod mo, ikaw. Pag hindi nila yung makita sa'yo, huwag mo asahang gagawin nila yung. At pag nakita nila sa'yo, dapat extreme-extreme pa minsan. Kasi bihira ka ang tapatan yan . Ikaw yung parang sinusundan, kaya dapat ahead ka. Amen? So kung tayo man ay nagbago ng ating buhay bilang Kristiyano ngayon, dapat makita ng pagbabago dun sa ating mga araw-araw na ginagawa sa buhay natin. Amen? Kailangan maging totoong Christian na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, totoong Christian. Kasi, ang papasok lang sa langit ay totoong Christian. Okay? Sabihin mo sa katabi mo ulit, totoong Christian. Totoong Christian lang ang papasok sa langit. Kapag tayo, Christian-Christianan lang, tayo papasok sa langit-langitan lang din. No. So, I want to read to you, kasi sabi nga natin, kayo yung magiging 312 leaders. Kailangan magbago yung ating buhay. Paano? Sabi rito, remember your leaders who spoke the word of God to you. Tayo yon. Sabi rito, consider the outcome of their way of life. Tingnan nyo raw, sabi, tingnan nyo yung buhay ng inyong mga leader. Ako pala, titingnan pala ako ng G12 na lalaki. Titingnan pala ako ng G12 na babae. Kung paano yung aking buhay. At sabi, imitate their... Biyahin pala ako ng 12. Kagayaan pala ako ng G12 na lalaki, no? Kagayaan pala ako ng... Kaya napakahalaga ng buhay natin. Ngayon, yung 12 naman, gagayahin din yun ng 144. Kung sino man ang isa-cell group ni AJ, aalalahanin siya ng mga sine-cell group niya. Titingnan yung buhay niya. Gagayahin yung buhay niya. Ngayon, sabi ko, kanina, ang tao, hindi ka basta-basta susundan. Hindi ka basta-basta susundin bilang leader. Anong unang gagawin yan? Titingnan ka. Amen? God requires an orderly life for leaders. Dapat tayo bilang mga leader
ang requirement niyan, orderly life. Dapat tayo mismo may devotion. Tayo dapat mismo nagtatights. Magtuturo ka magtights. Ikaw naman pala, hindi nagtatights. Dapat orderly life. Gusto mo yung mga tao umaattend, huwag malilate. Ikaw naman na leader, palate-late. Amen? Dapat tayong maging example. Because a life in order is a respectable life. Pag inaayos mo buhay mo, pag maayos yan, ginaganap mo yung mga bagay na dapat mong ganapin. Meron akong sasabihin sa inyo, meron akong pinsan. Si Kuya Wancho. Yung galing yung binansag ni Ellie. Yan si Kuya Wancho. Meron siyang 12 anak. 12 anak. Hindi niya napag-aaral lahat. Hindi ganun kasasarap ang kanilang kinakain. Mahirap ang buhay. Bakit? Ang daming anak. Pero alam mo ba, walang makapula sa buhay ni Kuya Wancho. Alam niyo bakit? Kasi kahit ganun, ang nahihirapan yung buhay nila, walang makatawad sa kasipagan naman niya. Trabaho siya ng trabaho bilang tatay. Kaya walang makapagsabi, tinan mo itong tatay na to, ganito, ganyan. Alam mo, may kumukuha si mama, kinukuha yung isang anak. Sabi, Lisa, sabi sa, akin at kukuhanin ko na yung isang mong anak. Doon mo na lang sa amin patarehin at pag-aaralin ko nang makabawas-bawas dyan sa mga dalahin ninyo. Alam mo, sabi ni Kuya Wancho, malakas pa naman ako. Ayaw niya. Talagang igagapang niya raw. Yun, nagtatricycle, nagsisisid ng buhangin. Ginagawa niya yun. Ang dami niya anak eh. Walang makapagsabi nun. Respectable pa rin. Bakit? Kapag pinipilit mong magawa mga bagay na dapat mong gawin, no, naandyan ka, yung iyong presensya, you will still earn the respect. Amen? And as leaders, tsaka ka lang susundan, if you will earn the respect. Respect cannot be demanded. You have to earn respect. Hindi mo pwedeng i-demand sa tao yan. Uy, kailangan mo ko i-respeto ha. Kailangan mo ko sundin ha. Hindi. In-earn mo yan. Aanihin mo yan. Kusayang ibibigay ng mga tao sa'yo. Ang respeto, hindi mo yan pwedeng i-demand sa kanila. Kusa mo nga anihin yan. Kusa nilang ibibigay sa'yo yan. Yun ang totoong respeto. Pero yung respeto parang napipilitan lang sila ibigay sa'yo, hindi totoong respeto yun. Yung hindi totoong respeto na yan, sa umpisa lang yan. Kaya minsan meron mga pastor, yun ang dilema nila, yun ang problema ng mga pastor. Maraming pastor ang namang problema ng ganyan sa mga meeting namin ng mga pastoral association, kung saan-saan grupo. Yan ang madalas kong marinig na problema. Mga member ko, ganito, ay sumunod, yung member ko, ganito, ganyan. Ito rin ang tanda natin bilang leaders. Kapag ka ganyan ang problema, ang isang matured na leader, huwag agad ang tingnan mo yung mga taong mga member mo. Ang tingnan mo muna agad yung sarili mo. Kasi nga, ang respeto, hindi mo yan pwede i-demand. Kusa yan, ibibigay sa'yo. Kaya pag susumikapan mo agad dyan, bukod mo muna yung buhay nila, buhay mo muna. We cannot demand respect. We have to earn respect. Kasi, susundan lang tayo when we are respected. Bawa, naging cell leader ka, para kasundan, kailangan nire-respeto ka. Ang tanong, karespe-respeto ka ba? Karespe-respeto ba ako? Ako ba ay dapat sundan? Ako ba dapat ay dapat sundin? The issue of followership, nasa sa akin yun. Kaya dapat yung ayusin lahat ng ginagawa ko. Kailangan ako maging example. Yan ang pinakamataas na uri ng leadership. Leadership by example. Alam mo, pwede kang magaling magturo eh. Pwede kang magaling mag-preach. Preach ka ng preach. Pero kapag sumablay ka, kapag matagal,
yung discipleship, relationship yan. Pag nakita ka din na ikaw puro turo lang, pero hindi mo kayang ma-implement at magpag-encourage ng buhay ng iba sa pamamagitan ng ginagawa mo, sasaglit lang ang leadership mo. It will not last. Okay? So, ang kailangan mo, eto, ito yung sasabihin ko ngayon. Diba? Lahat tayo, kayo yung candidate for leaders. 312 leaders. Ito, tandaan mo. Ito ang tandaan natin, bawat isa. Para kasundan ng iyong mga pangangunahan, you have to earn their respect. Paano mo ma-earn? Ito muna papaliwanag sa inyo. Enemy of respect. Kapag meron ka nito, mawawala ang pagrespeto sa iyo. Number one, inconsistent life. Kapag ikaw bilang tao, pag ikaw bilang leader, inconsistent, you cannot earn the respect. Pag inconsistent ka, hindi ka basta-basta irerespeto. Alam mo kung bakit? Hindi ka naman kasi ganun maasahan. Pag inconsistent, hindi ka ganun palagi maasahan. Amen? Maraming tao yung consistent na hindi consistent. Alam mo yun? Consistent ka sa pagiging inconsistent. Hindi ka mahirap kang asahan nun. Amen? Tandaan kasi natin, sa paglilid natin ng cell, sa pagiging leader natin, may nakamatsyag sa atin. Una ang Panginoon, pangalawa, yung mga taong pinangungunahan mo. Si Rona, may cell group yan. May nakamatsyag yan sa pagiging leader niya, sa pagiging consistent niya. Yung mga pinangungunahan niya, kapag si Rona inconsistent, nasabihin, magsi-cell group sila, alam ba, kung mag-cell group si Rona twice a year, Walang mabubuong 12 yan. Huwag ka nang umasa na may mabubuo kang 12 pag ganun ka ka-inconsistent. Huwag mo asahan ng consistency yung mga tao mo rin kung ikaw mismo inconsistent. Gusto mo, pag magpapa-cell group ka, a-attend sila. Eh ikaw naman, magse-cell group, ikaw na leader, ikaw yung wala. Hindi maalaman kung kailan ka darating o hindi. Inconsistent. That is the enemy of respect. Hindi ka na nila masyadong pagtitiwalaan. Oh, meron tayong gagawin ganito ha. Tapos, hindi mo naman ginagawa. Inconsistent. Hindi na nila masyado asahan. Enemy of respect. Kaya dapat tayo bilang mga leaders, consistent. Gusto mo magturo na yung mga members mo sa church, pag-a-attend, hindi late. Ikaw na leader, dapat hindi ka late. Wide margin. Dapat kitang-kita yun. Dapat kitang-kita yun. Amen? You need to have a consistent life. Enemy of respect, repeated failures. Alam mo yung mga repeated failures? Paulit-ulit. For example, bigyan ko kayo ng isang weekly failure ng isang leader. Yung pagiging late. You are failing your people every week. If you are every week late. Failure yan. Hindi ka na makapag-set ng example yan. Wala ka ng power magturo yan. Nakunawaan natin? Kapag ang bata nadapa, cute pa tingnan yan. Pero pag matanda na yung nadapa, yeah, pwedeng makakatawa pa sa una yan. Pero pag paulit-ulit nadadapa na yan doon, may problema na yan. Kailangan na magpa-doktor yan. May diferensya na yan. Ba't dapa ka ng dapa? Tanda-tanda mo na. Matibay na dapat buto mo. Marunong na dapat maglakad. Pero kung paulit-ulit kang nadadapa, ba, issue yan. Amen? Halimbawa, ganito yan. Leadership, no? Kung ikaw, ang dami mong bagsak sa klase, tapos sasabihin mo sa mga klase mo, hali kayo. Ang bala sa inyo, tuturuan ko kayo. Palagay mo may maniniwala sa iyo. Palagay mo may susunod sa iyo. Hindi, sa realidad lang, kasi alam niyo po, minsan masyado tayo parang super yung mababait na mababait.
Sobra naman, porkit bagsak lang, ayaw na nila magpaturo. Natural! Sa totoo na, sa realidad ng buhay. Halimbawa, meron isang estudyante, bagsak-bagsak siya lagi, bagsak siya ng bagsak. Tapos sasabihin niya, ako magtuturo sa inyo. Sasabihin niya sa mga klase niya, meron kayang bukal na kalooban talaga. Sige, magpaturo tayo dyan. Tama-tama, bagsak yan eh. Repeated failures. Pero halimbawa, dati bagsak-bagsak ka. Tapos nakita ng mga kaklase mo, ngayon nag-iba na, pasado ka na. Hindi ka na bagsak, pumasa ka na. O lalo na, nakasama ka pa sa top 10. Pag nagsabi kang, ali kayo, tuturuan ko kayo. Palagay mo may maniniwala na? Meron, kasi may nagbago na eh. Hindi ka na bagsak-bagsak, nakakaahong ka na eh. Repeated failures. Amen? Pwede naman mag-fail. Pero wag naman araw-araw. Amen? Halimbawa, yung minsan, hindi ka makakatend ng cell group. Okay naman yun. Yung failures, okay lang. Pero wag naman linggo-linggo. No? O wag naman every other week. Talagang ginawa mo na rin consistent yung failure mo. Amen? Enemy of respect. Para tayo makabuo ng 12, kailangan nating maging karespeto doon sa ating mga pinangungunahan. Number 3, enemy of respect, unfulfilled promises. Halimbawa, sinabi mo talaga, oh, pumunta kayo, mag-cell group tayo, ha? Ganitong araw. Sinabihan mo na ito, lalo na ito, para sa ano mo, sa closed cell mo. Pumunta tayo ganito, magkita kita, ganitong araw, ha? Tapos, lahat ng member mo, dumating, ikaw, wala. Nahirapan ka na makabawi niya. Unfulfilled promises. O, ganito, may gagawin tayo, ha? Tapos, nung gawaan na, ikaw, wala. You will lose the respect of your people. O, papractice tayo ng ganito, ha? May practice tayo ng special number, alas 3, ngayong araw. Ikaw, wala. Papatapatawag ka ng practice, ikaw, wala. Sa susunod na magpatawag ka ng practice, wala ka ng kapangyarihan magsalita. Walang re-respeto sa'yo pagka ganyan. Ako, walang pinatutungkulan dito. Baka isipin nyo, meron ako sinasabi. Wala ka na natin yan. Unfulfilled promises. Mawawala yung credibility natin as leaders. Okay, minsan sa blood. Yun nga eh, yung may fail, yun naman lagi. No? Number 4. Lack of demonstration of success. Ano ibig sabihin nito? Commonly kasi, ang mga tao, ang gusto nilang sundan, yung merong stories of success. Yung merong track record of success. Kung gusto mo magpa-coach ng business, alam niyo ako, mga kinausap ko magpa-coach, naalala ko na pala yung, ano, yung pangalan ng school dito sa St. Joseph 6 na pinakaunang-unang nagsara. Sino nakakaalala? Alala? Hindi pala Zare. May mas una pa dyan. Phase 4. Valerie. Eto ngayon, ako ang nag-administrator ngayon dito sa school. Plano ko magpa-coach ng pag-handle ng school dun sa may-ari ng Valerie. Dun ako magpapaturo. Anong gagawin niyo sa akin? Baka batukan niyo. Alam mo nang nagsara nga iso, doon ka magpapaturo eh. Di ba? Kanina ako nagpapa-coach. Sino pwede mag-isip kung saan ako nagpapa-coach mag-handle ng school? Pastora Ruby. Bakit?
Kasi ang school niya dati, ganyan, bahay. Yan lang ang Emmanuel Christian School nung araw. Bahay nila, mismong bahay nilang inuupahan. Doon sila natutulog, doon kumakain, bahay talaga nila yun. Tapos gumigising sila alas 4 ng madaling araw, ipoporma ulit yung mga upuan, gagawin ano, gagawin formang school. O ngayon, ang estudyante na, may 3,000 na. At may iba't ibang branches na. Doon ako nagpapa-coach. Doon ako nagpapaturo. Bakit? Merong story of success. Commonly, hindi ko sinasabing ganito na dapat successful ka, dapat successful ka. Ang Emmanuel Christian School, hindi naman ganun agad, ganun ba agad yon? Successful agad yon? Hindi! O tayo ba rito agad? Successful agad? Hindi rin. We are creating our story. Sabihin mo sa sarili mo, I am creating my story. Because in your leadership, yung track record mo, that is the story of your life. Sa leadership mo, ano'y kukwento mo? Ano testimony mo? Sabi nga natin, mananagumpay. Ano pinagtagumpayan mo? Meron ka bang makikukwento na, ganito nga, nung nagsa-cell group ako eh. Nung nag-uumpisa pa lang ang school, ito yung mga problema ang hinarap ko eh. Ito yung pinanalangin kong mabuti sa Panginoon eh. Ito, nung nagsa-cell group leader pa lang ako, wala pa akong 12, ito yung ginagawa ko. Sabihin ni Jed, ay, nung nag-uumpisa ako sa Panginoon, pasama-sama lang ako dyan, kay Kuya Web, driver ako sa motor. Yan, hinahatid ko siya sa Bible study niya, sa sama-sama lang ako dyan, nakikinig-kinig ako. Tapos sinabi sa akin, Jed, mag-opening prayer ka, o mga sumunod, o pinag-exhort na ako. Doon ako natuto, pag ganun-ganun, hanggang, alam mo yun, meron kang story to tell. From small beginnings, merong nangyari. We are creating our story of our success. Mahirap maging leader nang wala kang ikukwento ng iyong pakikipaglaban. Amen? At ang mas matitindi dyan, kaya huwag kayong matakot humarap sa matitinding laban. Amen? Alam mo ba ang matitinding kwento? Yung mga galing sa matitinding laban. Amen? Kaya huwag tayong tamarin o panghinaan ng loob. Pag meron tayong matitinding hinaharap, pag tayo nabigyan ng responsibility, wag! Kapag yung training natin, mabigat. Kanina, kinakausap ko yung mga ito, mga kabataan na ito, sinasabi ko sa kanila kanina. Ganito tayo dapat, takot ganito tayo, hindi tayo dapat lambutin, hindi tayo dapat puso mamon, hindi tayo dapat ganito. Pag nagkwento ko, tinetrain kami nun, mabigat. Talagang pinatibay kami. Kaya kami, hindi kami mga crybabies. Alam niyo ba, sa maraming churches, nasabi na, maraming churches, maraming mga crybabies, maraming pusong mamon. Alam mo minsan, ito issue ha, merong mga lilipat ng church, mga kwentuhan ng mga pastor, narinig ko. Alam mo, dahilan minsan kung ba't daw lilipat ng church yung isang member, hindi nakamayan ni pastor. Nagtampo na, hindi ka lang nakamayan. Sabi ko, pag lumipat ka rito, patay ka. Pag tayong dalawa nakapag-usap, hindi, pinipili nyo, hindi naman sa pangangamay, pero halimbawa, katulad kanina, kung pusong mamon kayo, sa pagsabi ko kanina, yun na, napagalitan na. Hindi ko pa kayo pinapagalitan, no? Ito, sabi ko dito kanina, paano naman makaka-encourage siya, tutugtog ka, tinan mo mukha mo. Sabi sa akin, mag-special number po kami. Mag-special number ka. Kayo-kayo lang, wala ka namang kinukuha magtuturo sa inyo. Ang special number, ano ang nasa unang word? Special. Special. Ibig sabihin yan, hindi yan ordinary. Special. Yung puto, na ordinary yung puto, pag sinabi mo yung puto, special, aba, kakaiba yan, mas masarap yan. Eh sabi ko, tingnan mo kaya mukha mo pag gigitara ka. Eh, imbis na ma-encourage yung mga tao, malulungkot din eh. O hindi, special yun. Ba't natin sinasabing nga lang? Ba't natin tinatry na,
para mag-level up, para magbago. Yun lang, naka-develop din ako ng parang relationship to people na although kaya, kasi yung pagiging straightforward, na kapag na-establish na sa sarili mo, pero ramdam naman talaga ng tao na mahal mo sila. Yun din yan, ha? Sa mga susunod, respect. You will earn the respect of your members, ng mga dinidisciple mo, kapag alam nila na mahal mo talaga sila. Magkakaroon ka lang ng kapangyarihan. Hindi ko sinasabing karapatan. Kapangyarihan! Kapangyarihan mag-sermon na pinakikinggan ka pa rin kapag alam nila na mahal mo talaga sila. Naalala ko noon, magme-mentoring kami, Jing. Yan pa, sila web no, mga mas bata-bata pa. Ewan ko na si Ian. Ba, magme-mentoring ako, magdi-discussion kami ganyan. May dakdakan ng dakdakan. Kwentuhan ng kwentuhan. Eh, hindi ako makapag-umpisa. Hindi ako makapasok. May nakita akong kaldero na yung sa powerhouse yung una eh. Nakalagay sa ano, yung gas na maliit, yung gasol na maliit, nakapakin yun. Tinignan ko kung may laman. Eh, walang laman. Ang tagal pa rin, di nakakahalata. Talagang ang iingay pa rin. Ginawa ako, tinadyakan ko yung kaldero. Bam! Lipad yung kaldero. Tigil sila lahat ngayon. Nulat sila. Tapos, nung lumipad yung kaldero, umuha ako ng walis. Tapos, nagwalis ako. Kasi may konting mumu eh. Walis mo yun. Pero i-style ko na yun. Alam ko yung, hindi ako galit ko. Kontrolado ko pa. Alam ko pa yun. Ginawa ko lang talaga. Sandwalis ako. Pinatang. Tapos, sabi ko sa kanila, siguro, hindi kayo handang makinig ngayon. Masusunod na lang. Hindi ako galit. Sige, lumakad na muna kayo. Pero natadyakan ko na yun. Nakikiramdam sila ngayon kung magme-mentoring pa ba o hindi. O talaga pinangyo. Hindi, huwag kayo mag-alala. Okay lang ako kaka. Okay lang yan, okay lang. Sige, lumakad na kayo. Next week na lang tayo mag-mentoring. Tsaka ako nagpakita nga lang. Kapakiramdam ako, sinungaling. Kaya may isa-isa. Sige po, pastor. Pasensya na po kayo. Mula noon. Pag magme-mentoring na ako, pag medyo tumahimik na ako, nagtitinginan na sila lahat na ganyan. Kumbaga, hindi nila dinibdib na tinadyakan ko yung... Kasi, sabi mo yun, tinadyakan yung ano. Kapag ikaw yung medyo puso mo, yung ano ba, pusong mamungka, ganon. Kapag ako, walang naitanim na pagmamahal doon sa mga tao na yun. Baka nag-alisa na yun. Baka na-open pa yung mga yun. O sino ka? Magtatatadya ka dyan. Di ba? Sino ka para mag-sermon sa amin? Yun, love. Ibang topic yun. Kailangan alam ng mga members mo at ramdam. Ramdam at danas. Iba yung teacher. At iba talaga yung totoong taong nagdi-disciple. Pwede kang teacher ka lang. Turo ka lang turo ng Bible. Bible study ka ng Bible study. Ang tanong, ramdam ba talaga yung presensya mo? Bilang leader nila, bilang tatay nila, bilang nanay nila. Magkakaroon ka ng authority over their lives pag nararamdaman yung iyong pagmamahal. Yung demonstration of success na yan, minsan may, alam niyo, minsan may mga comment sa mga G12 pastors. Sabi, yung mga G12 pastor na yan eh, ang concern lang talaga ng mga yan, yung ABC. Ano yung ABC? Attendance, building, tsaka cash. Kaya daw gusto magpalago. Kasi gusto mataas attendance, building, cash. Kaya ano namang masama ron kung mataas ang attendance mo? Maganda ba yun o pangit? Maganda. Eh ano namang masama kung may building ka? Maganda ba yun o pangit? Maganda. Eh kung maraming cash yung church, maganda ba yun o pangit? Maganda. Eh bakit ang dami nagko-comment ng hindi maganda? Alam nyo, ganito yan. Kapag mayroong laban, sino pinapalakpakan? Panalo o talo? Yung panalo. Ano na lang ang nagagawa ng talo? Hindi, minsan, ano na lang ang gagawa niya? Kunya kasi, talo na eh. Ano na lang gagawin niya? Maninira, mga ngantsaw, at least dun man lang makabawi. Talo eh. Di ba? Kaya minsan, pag talo, mga ngantsaw na lang. Eh, at least, wala naman sa dami yun eh. Wala naman sa dami, madami nga. Ano naman, ganito naman.
May building ah, ganito naman. Mayaman, alam mo yan, hahanapan ka na lang ng ikakantsaw sa'yo. Ha? Ito yung isang minentor sa akin, yung isang pastor, sabi, Lan, kung ano ang alam mong mabuti gawin mo, huwag mo nang intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Dahil ganito yan, bumabagsak ka o umaangat ka, ang mga tao sa paligid, palaging may masasabi. Pero pag ginawa mo ano yung alam mong mabuti, at least, nangyari, dapat mangyari. May attendance, may building, may cash. Amen? At ang mahalaga yun, yaan lahat na yan, again, resulta lang naman yan ng pag-aayos ng buhay. Resulta lang naman yan ng pag-aayos ng church, ng pamilya. Parang ganito yan. Yung pag-disciple sa bawat isa, noon sila Webb, yung magkakapatid na yan, di wala pang mga trabaho, wala pang ano. Kasama sa pag-disciple yan. O ngayon, meron ng trabaho, nag-aayos na si Iya, no? Sinasabi, hindi naman mapag-aaral, tatay ko, nanay ko, okay? Hindi naman mapag-aaral, ganito, ganito. Mag-aaway pa yung dalawa. Aawatin ko pa yung mag-aawa, magsusunto ko. Doon yun? Sino ba yung kapatid mo, Malong? Hindi, yung pinag-aaral ka mo. Si Michael, ano ba ba yun? Pinag-aawa niya. Ikaw pala, may dalain ka. Awat-awat. Ako ngayon, kung kailan pa nawala si Kuya Ray, tsaka pa nag-aaral, nakapasok. Imposible ba? Hindi imposible. Kailangan lang may mag-push. Kailangan lang may mag-disciple na maniwala na mayroong makapangyarihang Diyos. Kaya mo yan, tungtungan mo lang, gawin mo. Backupan mo. Kung kailangan na suporta mo, suportahan mo. Magawa mo yung mga bagay na dapat mo gawin. Makikita mo pag nabago buhay ng mga yan. O ngayon, dati si Web, magtatag sa magkano, 5-5, 10-10, wala mo pera eh. Mayso, wala pa nga eh. O ngayon, na-disciple, naturuan mo sa buhay, nagsipag sa Panginoon, na-disciple mo magtrabaho, o ngayon. O bakit din makakatulong sa pag-increase ng revenue ng church? May trabaho na eh. Eh kung dini-disciple ko ngayon lahat yan. O ngayon, si Christian, nag-aaral na, gagraduate na, isang sem na lang. Nakalibre pa ng tuition ngayong sem. O isang sem na lang, gagraduate na. O pag nagtrabaho na, maayos na, kikita na to. No? At tuloy-tuloy ba naglilingkod sa Panginoon? Tuloy-tuloy na naglilingkod sa Panginoon. May revenue na. May leader ka na. May title pa sa church. Tataas din talaga ang cash ng church. Yung discipleship, yung pag-digital na yan, yung pag-aayos ng buhay ng mga tao, kapag ginawa mo talaga yan, resulta na lang yung attendance, yung building, yung cash. Pero kung hindi mo aayusin ang buhay niyan, turo ka lang ng turo ng Bible, to inform ka lang ng inform, pero hindi ka nagtatransform, wala mangyayari. Sinong gusto nang magpa-coach? Sinong gusto magpa-disciple? Alam mo yun, yung titingnan ka, babantayan ka, haalalayan ka sa buhay mo, pat magtuloy-tuloy ka. Kasi ikaw, pag sa sarili mo kadalasan, hindi mo itutulak ang sarili mo. Kailangan mo ng tagatulak. Ang tagatulak mo, yung leader mo. Kaya huwag kang aagwat sa leader mo. Kapag yung leader mo pati, medyo tutulog-tulog, kalabitin mo, huy, hindi mo kami ina, cell group. Cell grouping mo kami. O hindi mo na na-check yung devotion. Alam mo ba na tatlong araw na ako walang devotion? Ikaw na mismo mag-ano. Dahil kapag yung leader mo, talagang pinangatawanan niyan yung ginagawa niya dapat sa buhay mo, ikaw ang magbe-benepisyo. Amen? Yung pagbabago ng buhay na yan, na mangyayari sa buhay mo, ikaw ang magbe-beneficio yan. Amen? Yung mga plano ng Diyos para sa buhay natin na yan, tayo magbe-beneficio. Alam niyo ba kung bakit maraming bumaligtad kay Bonifacio at kay Aguinaldo? Si Bonifacio, siya ang supremo. Pero bandang huli, sino ang na-elect na presidente? Si Aguinaldo, di ba? Alam niyo kung bakit? Sa maraming labanan, mas maraming naipanalo si Aguinaldo kaysa kay Bonifacio. Kaya maraming bumaligtad at bumalimping din. Teka lang, puro talo laban na ito ni Bonifacio eh. Dito na tayo sa isa to, puro panalo to eh. Demonstration of success. Kaya ka bilang leader, pakita mo na lumalabang ka. Nagsesell group ka. Nag-aayos ka ng buhay. Para meron kang pwedeng makikwento. Amen?
para mas maipagmalaki mo ang pangalan ng Panginoon. Hindi ikaw. Hindi ka rin sasama ng Panginoon dyan. Yan, mga bagay na yan, pag-aaral natin sa mga susunod dyan dito sa ganitong 144 mentoring. Kapag ikaw ang nasa motibo mo, kaya mo gusto maging leader at mag-success para itaas ang sarili mo, ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay... Kaya isang trabaho mo rin, leader, magpakumbaba. At kusang darating, itataas ka ni Lord. Dahil pag ang Diyos ang nagtaas sa'yo, walang makakapagbaba sa'yo. Amen? So, yan yung mga enemy of respect. Ha? So, yung mga yan, dapat, yan yung iwasan natin para ma-earn natin yung respect. Next week, ang pag-uusapan naman natin, paano naman natin ma-earn yung respect? Ano naman yung dapat nating ginagawa bilang mga leader para makapag-earn ng respect? Ito yung mga hindi gagawin. Ngayon ang tanong, ano naman gagawin ko next week? Amen? So, magpa-disciple tayo, maghanap tayo na magdi-disciple sa atin, magli-lead sa atin, magpa-coach tayo, magpabantay tayo ng buhay. Malaki tayo ang magbe-beneficyo niyan. Tapos, kung mayroong pinagagawa sa'yo, sumunod ka. Yan ang magiging kwento mo. Amen? Sige, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga salita na aming nakinggan at napag-usapan. Dalangin po namin, Panginoon, na Lord, maging makapangyarihan ito sa buhay namin lahat upang makapagbago ng buhay namin lahat, Lord God, upang maging instrumento rin kami, Panginoon, para sa buhay ng pagbabago ng iba. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus.